Flames! Nandito ang ika-apat na grupo upang iulat at ipakita sa inyo ang iba't ibang isyong pagkapaligiran. Kami sina Angeline, Judy, Genevieve, Danita, Axel, MJ, Franti, Julie, Rhea, Jane, Yadi, na pinamagatang SIGO! Ngayon naman, nandito si Angeline at si Judy upang iulat sa inyo at magbigay informasyon tungkol sa pollution sa hangin at tubig. Nagsusunog ng dahon, hindi mo ba nakikita? Alam mo bang nakakasama sa ating mga pangalito? Weh, mga pauso mo. Hindi ka dito sasabihin ko. Alam mo ba na ayon sa World Health Organization noong 1993, kasama ang Metro Manila sa 20 na lungsod sa buong mundo na may pinakamalalang kuryan sa pollution ng hangin? Totoo ba yan? Ito pa! Mayroong tinatayang 3.2 million na sasakyan dito sa Metro Manila at 40% ang gumagamit ng diesel. Kung kaya at mayroong 70% na pollution sa hangin ay dulot ng trapiko. Yun lang ba? Meron pa. Mayroong higit kumulang na 4,000 pausok dito na. May 4,000 na industriya ang matatagpuan sa Metro Manila. At 100 na tonelada ng pollution sa hangin ay dumot pa ang pabrika at lanta. Eh, yun lang pala eh. Ano pala kagalit ko? Merong papakinig ka sa iuulat ko. Sigurado ka ba na ang hanging ating nilalanghap ay malinis? Dala ng makabagong panahon at mga teknolohiyang kasabay nito na apektuhan ang malinis na hanging ating nilalanghap. Magugulat na lamang tayo na isang araw na ang mismong hangin ang papatay at sisira sa kapaligiran natin. Kahit saang lugar ka pumunta, hindi ka makakasigurado na ligtas ka sa anumang masasama na itudulot ng pollution. Hindi lang isang tao ang responsable sa pagpapabuti ng ating kapaligiran. Kung hindi tayo magtutulong-tulong, darating ang araw na ang lahat ng nilalang ay mabilis na maglalaho at mananatili ang masamang pollution na hindi natin nasolusyonan. Kailan ba tayo mamumulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? Kailan tayo kikilos? Kapag huli na ba ang lahat? Maraming pinagmumulan ng pollution sa ating hangin, tulad ng mga kemikal at usok na nilalabas ng mga sasakyan, pabrika, at planta. Nagiging sandi ito ng pagdumi at pag-itim ng ating hangin. Alam mo ba na nagdudulot ng iba't ibang epekto sa ating kalusugan ang nalalanghap natin na maduming hangin? Nagdudulot ito ng stress sa mga malulusog na tao at pananakit ng dibdib sa mga taong may sakit sa puso. Maaaring makasama ito sa baga at maging sanhi ng infection sa ating respiratory system. Ano nga ba ang ating gagawin upang ito'y masolusyonan? Patuloy ba natin sisirain ang mundo o ito'y ating pangangalagaan? Kailangan natin ng epektibong paraan upang mabawasan ang pollution sa hangin. Tulad ng pagtitipid ng enerhiya at ang paggamit ng hindi nakakalasong alternatibo. Makakatulong din ang pagsunod sa mga batas upang mabawasan ang pollution. Ito ay ang sinatawag na Clean Air Act na nagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran sa emisyon. Mas mabigat na parusa sa mga polyutan at nagpapatupad ng sistema sa pagsisiyasat sa mga sasakyan. Uy, abato niyo na ba yung channel ko? Oo naman! Very good! Eh, guwapo-guwapo kaya? Oo, matawin! Katawan! Ang matawin! Ay, ayun na! Natapot na muna natin ito basura. Ay, sige na! Kaya ka na kaya! Uy! Uy, what? Bakit? Ba't mo itatapon niyo yun dyan? Parang may pagkain yung mga isda, tsaka yung janitor fish doon kanina.
Alam mo bang malalaki ng mga isda? Paano naman nasabi yung te? Tignan mo naman! Non-biodegradable yan. Ibig sabihin, hindi nabubulok. May mga toxic yan na pwedeng makamatay ng isda. Bakit alam mo yun? Siyempre ako pa. Tsaka meron pa. Alam mo ba na yung mga kalat dyan sa dagat, meron siyang nilalabas na waste material na pwedeng ika-destroy ng buong water. Talaga? O saan ko ito itatapon? Malamang doon, itapon mo. Dahil may kukwento pa ako sa'yo. O ano yung kukwento mo? Ikwento mo na rin. Ganito kasi yun. Aring mabuhay ang tao nang wala man lang pagkain. Ngunit hindi tayo makakatagal ng isang linggo nang walang iniinom na tubig. Sa ating mundo, mahalaga ang pangangalaga sa lahat ng biyaya na ating tatanggap. Tubig. Ang tubig ang ating buhay. Marami ang umaasa at nakikinabang. Kahit saan tayo pumunta, maraming yaman na nakapaloob dito. Napakahalaga ng tubig. Halos lahat na ng bagay ay kaugnay dito. Kung tutuusin, malaking bahagi ng ating mundo ay binubuo ng mga karagatan at katubigan. Mga likas na yaman na dapat ingatan at pangalagaan. Mga yaman na nagbibigay buhay at ganda sa ating karagatan. Hindi natin masasabi na maaaring magtagal ang mga yaman na ito sapagkat mayroon mga gawain at bagay na sumisira dito. Maraming mga bagay ang nakasisira ng ating katubigan. Mga bagay na nagdudulot ng mga masasamang epekto na maaari natin kumahamak. Hahayaan na lang ba nating masira ang mga ito ng tuluyan? Paano na ang mga darating pang henerasyon? Paano na nila masisilayan ang kagandahan ng mundo kung ultimo tubig na kanilang iniinom ay hindi isa? Paano na ang mga nilalang nagdapos ng lamang umaasa? Hahayaan na lang ba natin silang magdusa at matay. Kailangan ba natin magkain na upang masolusyonan ito? Kumilos tayo ng tagayoy, mapaganda at mapabuti ang kalagayan ng ating kapaligiran. Imulat ang mga mata. Mga bagay na alam nating nakasisira ay patuloy pa rin lumalagana. Kailan pa natin ito mahihinto? Hihintayin pa ba nating humantong sa kasaklap-saklap na sitwasyon? Hihintayin pa ba nating ibang taong kumilos para sa aking kababuti nito? Bakit hindi magsimula sa ating mismo? Bakit hindi natin simulan kahit sa simpleng bagay na malaki ang may dudulot na pagbabago? Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
about all the peace that you pledge your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Greenhouse effect yung patuloy na pagpasok ng init na araw sa Earth.
Tapos hindi na rin siya nakakalabas kasi nga na yun sa mga pollution, natatrap na siya. Kaya tuloy na naiinitan tayo ngayon. Oo, oh, pare, napanood ko sa balita. Ano yun? Global warming daw, tapos may greenhouse. Oo, yun nga yun. Kaya sobrang init ngayon eh. Tapos meron pa yung ozone depletion na yan. Ano ba yun? Ozone depletion naman, yung pagnipis ng ozone layer na kumokontrol sa ultraviolet rays na papasok sa earth. Paano siya nagiging manipis? Minipis yung galing sa mga toxic na binubuga ng mga factories. Tapos, gawa din ng mga human activities. Like ano? Gaya ng deforestation, mining, burning fossil fuels. Yun. Hindi tayo rin pala kung tutusin may kagagawan mo. Ah, oo. May isa pang factor. Yun yung climate change. Alam niyo ba yun? Oh, climate change yung... Ito yung pabago-bago ng klima sa isang lugar. Ito yung pagbaba at pagtaas ng klima. Kaya nakakaramdam tayo ng sobrang init, sobrang lamig. Init talaga. Tulad ngayon, makapansin nyo, sobrang init talaga. Diyan yung tayo nilalamig ng sobra sa madaling araw. Kaya nagkakasakit din talaga tayo sa pagbago-bago ng panahon na yun. Tingnan mo ngayon, magkahapon ang init-init talaga. Tama. Alam niyo ba, may napanood akong video. Oo, talaga? Kaya ang ganda nga, kompleto siya, pinapaliwanag yung about sa global warming. Ang ganda nga, sino kaya gumawa nun? Oo nga. Saan naman nood nun? Tara, panoorin. Oh, it's getting hot in here. Must be something in the atmosphere. Oh! Ang araw ang nagbibigay ng enerhiya na siyang nagbibigay init sa mundo. Ang enerhiyang ito ay ang electromagnetic radiation sa visible spectrum na may infrared at ultraviolet radiation. Ang infrared radiation ay nakukulong sa greenhouse gases na siyang nagiging dahilan ng sobrang init na panahon. Ang mga greenhouse gases na ito ay parang isang salamin na kapag pumasok ang init ng araw ay nagre-reflect na lang ito pabalik sa mundo kaya hindi na ito makalabas. Iyon ang tinatawag na greenhouse effect. Ang sanhi ng greenhouse effect ay ang paglabas ng mga gases tulad ng nitrous oxide, carbon dioxide, methane, ozone at water vapor. At ang sanhi ng mga gases na ito ay ang pagkasira ng kagubatan, pagsunog ng fossil fuels, kagamitang dekuryente, mga pabrika, mga sasakyan at paglaki ng populasyon. Napakalaki na nagiging dulot ng greenhouse effect sa ating kalikasan. Ang mga lugar na dati sobrang lumig ay nagiging mainit na ngayon at lalo namang nagiging mainit ang mga lugar na dati nang mainit. Marami ring mga desyerto ang nabubuo dahil sa sobrang pagkatuyot. Ang sobrang init ay nagdudulot din ng pagkatunong ng mga glaciers sa bandang hilaga. Ang level ng tubig ay maaaring tumaas hanggang 5 metro. Dahil doon, karamihan sa mga pangunahing bansa sa ating mundo ay maaaring lumubog. Hindi pa naman huli ang lahat. Meron pa tayong magagawa upang mapigilan ang lumalalang greenhouse effect. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatanim ng marami pang mga puno at paggamit ng mga renewable sources tulad ng biomass. Tayo rin naman ang may kagagawa ng lahat ng to, kaya sana man lang kahit sa maliit lang na paraan ay makatulong tayo. Thank you.
pagbabago sa ating mundo. Ang climate change, ito ang pagbabago ng pandaigdigang klima dulot ng global warming, paunti-unting pagkasira ng kalikasan sanhi ng tinatawag na atmospheric pollution. Mula sa mga greenhouse gases na siyang dahilan ng pagkaubutas ng ozone o ang payong o pananggalang ng daigdig kontra sa ultraviolet rays o nakasusunog na sikat ng araw. Ang global warming naman ay ang pagkakulong ng init na ibinubugan ng araw sa mundo na hindi makabalik sa kalawakan dahil sa mga nagsisilbing sagabal na carbon dioxide, methane at nitrous oxide na dulot ng mga mapanirang gawain ng mga tao sa kapaligiran. Kabilang dito ang pagsulog ng mga basura, pag-spray ng mga pestisidyo, pagbuga ng mga maitim na usok mula sa mga sasakyan at mga factory. Sa ganitong senaryo, sobrang init na nilikha nito na nagiging dahilan ng pagkatunaw ng yelo sa polar caps ng mundo at nagre-resulta ng pagtaas ng tubig ng tubig sa dalampasigan. Nagiging dahilan din ito ng pagkabulabog ng mga isda sa kanilang mga panahanan, gayon din ang paghanap ng ibang lugar na may klimang aakma sa kanilang kinasanayan o ang pagkapatay nito kung wala silang malilipat ng lugar at hindi kayang umakma sa kanilang katawan sa mga biglaang pagpapalit ng klima sa kanilang lugar. Dapat din nating malaman na dahil matanda ang ating mundo, hindi na mapipigilan pa ang global warming. Manapay, maari tayong sabay-sabay na kumilos upang mapabagal at mabawasan ang epekto nito sa ating mundo. Walang duda, malaki ang kontribusyon ng mga tao sa unti-unting pagkasira ng mundo. Minsan, ito ay dahil na rin sa pagiging makasarili at walang pakialam na pag-uugali, sabay na rin ang mga innocent ng pagwasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang klima ay patago-tago sa pamamagitan ng mga prosesong pangloob. Gayun din sa tugon sa pabago-bagong panlabas ng pwersang gawa at di gawa ng tao kasama ang pagkilos ng araw, pagputok ng bulkan at ng mga greenhouse gases. Tanggap ng maraming klimatologo na kumakailan lamang uminit ang mundo ngunit ang sanhi ng pagbabagong ito ay kontrobersyal, lalo na sa labas ng komunidad ng mga siyentipiko. Ang pagdaragdag ng carbon dioxide o methane sa himpapawid ng mundo nang walang ibang pagbabago ay makakapagpapainit sa balat ng ating planeta. Kung ating titingnan, matindi ang epekto ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa ating lugar. Marami ang nangamatay at karamihan ay nawala ng tahanan at pinagkukunan ng ikabubuhay. Upang matugunan ang lumalalang problema na dulot ng global warming sa bansa, bumuo ang gobyerno ng Task Force on Climate Change na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng pribadong sektor. Nilagdaan din ang proklamasyon bilang 9729 o ang Climate Change Act of 2009 na naglalayong maibsan ang mga negatibong epekto ng climate change kasabay na ang pagyakap na rin o pag-iba ng pananaw ng tao tungo sa kapaligiran. Unahin muna nating disiplinahin ang ating mga sarili at umpisahan natin ang pinakasimpleng pamamaraan. Isapuso natin ang pagpapahalaga sa kalikasan at alamin natin ang buong maidudulot nito una sa ating mga pamilya, sarili, at sa buong bayan at sa buong mundo. Truly, life on Earth could not exist without light from the sun. But solar radiation contains harmful ultraviolet rays. Fortunately, some 30 to 40 kilometers up in the atmosphere, an ozone layer effectively stops most of these ultraviolet rays from reaching us. Solar radiation goes through complex processes which ultimately enable a livable environment around the Earth. Though a limited amount of ultraviolet rays from the sun are desirable, prolonged exposure is harmful to man and all life forms. But ultraviolet rays reaching the Earth are reduced through a series of reactions in the atmosphere. Oxygen is transformed into ozone and vice versa. Thus, a rich ozone layer absorbing ultraviolet rays is formed. But man-made chemicals called chlorofluorocarbons disturb the delicate ozone-oxygen balance. The CFCs react with ultraviolet rays and release chlorine. The chlorine reacts with ozone and destroys it in a chain reaction.
Ultimately, there is less ozone to absorb ultraviolet rays. These ozone-depleting CFCs came to be known as miracle substances because they are stable and non-poisonous. They were first used as working fluids in refrigerators, then later in aerosol products like sprays, for foam products, and as solvents in paints and pesticides. CFC production is cheap and its storage easy. Naturally, they remained popular until the connection between CFCs and the destruction of the ozone layer became apparent. Some industries have begun using replacements like LPG instead of CFCs in aerosols. It has become fashionable to label products as ozone friendly. Little is known about the impact of CFC replacements on the atmosphere. Mankind is looking for ways to protect the ozone layer so that excessive radiation does not impair life on Earth. Ozone depletion and the concurrent need to eliminate use of CFCs is the first environmental issue to catch global attention. Countries worldwide have signed the Montreal Protocol Treaty, which ensures phasing out of CFCs by the turn of the 20th century. Developing countries like India use limited amounts of CFCs and insist on international financial support to achieve the necessary changes towards ozone-friendly technology. The focus of the story of sunlight and ozone has been split up between science, vested industrial interests, and intergovernmental politics. It remains to be seen if mankind can overshadow them all. Ako ngayon ay nandito sa Ninoy Aquino Library and Resource Center upang magsiliksik sa isyong natin ngayong araw na land degradation. Ayon sa akin na siliksik, ang land degradation ay ang patuloy na pagkakasira ng physical at biological resources ng lupa hanggang sa mawala ang mga benefits o pakikinabang na nakukuha rito. Teka, para may kulang. Ah, alam ko na! Tatawagan ko si Rizel para sa karagdagang impormasyon ukol dito. Hello, Rizel. May alam ka ba tungkol sa land degradation? Ang land degradation ba? Ang land degradation ay ang pagkasira ng lupa, bunga ng maling paggamit o lubos sa paggamit ng lupa. Alam mo ba na maraming sanhi ng land degradation? Una ang deforestation o lubos na pagputol ng mga puno sa kagubatan. Laganap sa buong mundo ng deforestation. Tinatay ang 4 milyong hektarya ng kagubatan ang nakakalbo kada taon sa Asia at Pasipiko. Pangalawa ang land pollution, kabilang na ang industrial waste. Pagdumi ng kapaligiran dahil sa maling pagtapon ng basura sa kung saan saan. Pangatlo ang patuloy na paglaki ng populasyon. Dahil sa paglobo ng populasyon, ng land shortage. Dahil nga sa pangunahing pangangailangan ng mga tao ang tirahan kung saan saan na sila nagtatayo ng kani-kanilang mga bahay. Pang-apat ang diwastong gawaing pang-agrikultural. Dahil nga sa paglaki ng populasyon, lumalaki rin ang pangangailangan sa pangunahing pagkain tulad ng bigas. Ang mga magsasaka ay ang doble o triple sa karaniwang itinatanim nilang palay at nagtatanim sila kahit na ang lupa ay hindi pa handang taniman. Panglima ang pagminina. Nasisira ang lupa dahil sa pagbukay ng malalim upang makakuha ng mga mineral, diamante, ginto, at iba pa. Ah, ganun ba? Paano naman ang epekto nito? Ang epekto nito, unang-una ang landslide. Dahil nga sa pagkalbo ng kagubatan, wala ng mga punong sisip-sip sa tubig ulan na nagdudulot ng pagbaha. Pangalawa, pagkawala ng mga organic matter na nasa lupa na nakakatulong sa taniman. Pangatlo, ang pagkasira ng soil structure. Pang-apat, ang soil salination o pagkaalat ng lupa na nakakasama sa mga punong halaman. Panglima, ang land shortage dahil nga sa paglaki ng populasyon. May mga solusyon na makakaiwas sa land degradation.
Unang-una, magtanim ng mga puno sa mga kagubatang nakalbo. Pangalawa, iwasan ang pagtapon ng basura sa kung saan-saan upang hindi magdulot ng pagbaha. Giselle, mag-grocery ka na! Hey Gladys, saglit lang ha. Inuutosan na kasi ako ng nanay ko na mag-grocery. Bye-bye! Bye! O yan mga kaibigan, tapos na ang aking pagsasaliksik tungkol sa land degradation. Hanggang sa muli, paalam! Alam, sakit ng kamay ko. Ala, ako nga, mas masakit yung kamay ko. Dalawang kamay, kamay pa, o. Oh. Pinaglaman ko lang si Bernard, nagagano siya na kamay. Wala, talo ka kasi. Baba, kailangan ka. Mas wala ka, MJ. Mas wala ka, sorry. Tama. Nung alas na? Alas 4 na. 4? Hindi pa may natutunan nila, ano, sayaw nila? Ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Tapi, tapi. Uy, dali, 4:30 kaya yun. Ano ba yan? Ang kalat-galat naman dito? Kailan kayo mawawala ang kalat sa mundo? Ay, nako. Oh, waste management, yun pa yung ano ba yun? Yun yung pangungulekta, pagpaproseso ng mga waste materials. Kung kala, bibigay mo yung bibigay na rin. Tama. Saka, alam nyo, meron pa ang mga paraan para isaayos yung mga basura eh. Ano yun? Uy, na doon yung integrated waste management. Kaya nagpatalo pa rin ako. Yun yung paghiwalay ng mga basura. Yung pagbubukod-bukod, yung meron silang biodegradable ng biodegradable. Saka ano siya? Recyclable. Oo, yun yun! Tama! Tapos, ang sunod doon, yung landfill. Yun yung paglalagay ng mga basura sa isang open dump site. Ito, makiyoki yun! Malamang, basura yun eh. Okay! Oh, pili ano pa? Yun nga yun, yun nga yun, diba? Mas nakakasama ngayon sa kalusugan natin kasi pwedeng hanginin yung mga basura at saka pwedeng maka-attract yun sa mga peste. Susunod yung incineration. Yun yung pagsusunog ng mga basura. Di ba alam mo din yun? As far as I know. No! Uy, parang English yun! Oh my God! Oh my gosh! Oh my gosh! Okay! Yung incineration, pwede siyang gawing source of energy. Oo, pwede rin. Tama! Ayos pala yun eh. Marami pala nagagawa sa basura. O sige, sige. Ano pa? Ano pa? Tapos sunod yung sustainability. Yun yung pagpapahaba ng buhay ng isang produkto o kaya isang bagay. Una dun yung, ano, yung biological processing. Yun yung katulad ng mga yan, yung mga dahon na yan, turn down. Oo, yan. Yan, pwede yan ilibing sa ano sa ilalim ng lupa tapos pwedeng gawing fertilizer. Tapos sunod yung energy reprocessing. Yun naman yung pag-aano tanga ang hangin. Yung pag-convert ng waste into energy. Tapos yung huli, yung recycling, yung sabi mo. Recycling? Ay, alam ko na. Speaking of recycling, I have a kwento. Ano na naman yan? Ay, nako. Alam niyo ba, nasa San Pablo, Laguna. Ano yung ano niya eh? Bottle School Project. Bottle School Project? Ano naman yan? Ano ka ba? Binabalita yun sa TV, no? Ang Bottle School Project, dito yung gumagamit ng mga 1.5 bottles. Yung 1.5 bottles? Yung mga sa soft drinks, diba? Alam niyo naman yun. Tapos yun din yung mga nagagaling sa waters na ininom natin. Tapos yung mga bote na yun ay hinahalo sa adobe. At siyempre, pag pinaghalo-halo yung spinach. Oo, at ginagamitan din ito ng mga yung support. For yung leaves? Yes, yes, tara! Hindi ko alam yun ah. Ito kasi nanonood ng balita. Oo nga. Manood ka kasi na TV. Hindi kayo puro Facebook. Kaya na Facebook, no? Dota lang, Dota. Oo nga. Si Andrew na yung baka.
Ano? May napanood din nga ako sa TV na ang mga Pilipino daw ay nag-generate ng 0.3 at 0.5 kilogram na solid waste araw-araw. Busos! May masabi lang ka talaga eh, no? May masabi lang talaga. Meron talaga. Tumod ko din yan. Meron nga, sabi dun, ano, ang pinakamalaking porsyento daw na basura natin, yung pagkain, saka yung sa kitchen waste. Tapos sumunod na yung mga paper, glass, wood, saka iba pa. Ibig sabihin, pwede pang ma-recycle yung mga yun. Oo nga, yung mga pagkain, pwede naman ibaon sa lupa. Katulad na sinabi mo, na yung patulad sa dahon, binabaon sa lupa para fertilizer, diba? Ay, teka lang! Speaking of waste management, may video ako papanood sa inyo! Yeah! Ano kung halika na, bilis! Ang landfill ay ang pinakamurang pagsasaayos ng mga basura dahil ang mga basurang nakokolekta ay inilalagay lamang sa isang open dump site. Ngunit, nakakasama naman ito sa ating kalusugan dahil maraming peste ang namumuhay dito. At ang hangin na carbon dioxide at methane na nagagawa ng mga basurang ito ay maaaring makasira sa ating ozone layer. Incineration. Ang incineration ay ang pagsunog sa mga organikong basura. Ang prosesong ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagpasok ng mga basura sa incinerator na pwedeng gawing enerhiya. Ngunit nakakasama ito sa ating kalusugan dahil sa usok na dala nito. Composting. Ang composting ay isang controlled biological decomposition ng mga organic matter katulad ng pagkain at iba pang nabubulok na basura na pinoproseso para maging humus at iba pang solid-like materials. Ito rin ay ang makakalikasang pamamaraan ng pagre-recycle ng mga organic waste sa panibagong patabang lupa. Yan! Hindi na naman ako pinag-trinidea yung kanina. Nakita ko siya. Hindi na naman ako pinag-trinidea. Ikaw talaga. Uy, MJ, ano pang ginagawa mo dyan? Wala! Grabe, emotera to damax ka naman. Oo nga naman. Bakit ba? Kung aso talaga to, namatay na yan. Kawawa naman si Papi. Eh ano, pakailang ko dyan sa Papi na yan. Alam mo ba yung biodiversity? Oo, yung biodiversity. Biodiversity. Oh. Yun. Alam ko yan. Sige nga, ano kayo? Diba? Nag-alaala namin yun nung nakaraan. Sabi nung teacher ko. Biodiversity daw, yun yung mga bagay din na nabubuhay sa ecosystem natin. Kagaya na lang nung mga plants, ito, itong animals na sinasabi nyo, yung mga organisms na mga natitira sa ilalim ng lupa, dun sa mga puno-puno dyan. Ngayon, ano pa? Yun na alam mo? Hindi. Meron pa, ano pa. Alam ko rin yung tatlong uri ng biodiversity. Nandyan yung species diversity, ecosystem diversity, tsaka yung genetic diversity. O, masaya na kayo. Sige nga, magbigay ka nga ng mga example ng biodiversity. Ano yan? Example, yung plants and animals education. Ay, alam ko ang dahilan niyan. Kakamalik. Oo, yung extinction, yung dahilan na extinction of plants and animal diversity. May apat na kategory yan eh. Yan yung population risk, environmental risk, natural catastrophe, tsaka genetic risk. Oh, ano naman meron dyan na mapapala namin dyan? Yung environmental risk, yun yung ano, yung survival of the fittest. Tapos, yung population risk, yun yung, di ba, sobrang na-crowded na sila sa isang area, yung overpopulated na sila, so hirap na sila sa pagkain, kaya nagkakaroon ng extinction of plants and animals. Tapos yung natural catastrophe ay yung earthquakes, tsunami, storms, kaya sila namamatay. Parang calamity, ganun. Tama. Tapos yung genetics, yun yung variety nila, lacks of variety, tapos fixed lang yung population nila, kaya hindi sila nagsasalin lahi, kumbaga. Eh, syempre kung may cost, ano naman yung effect? Yung effect ko nun, bumababa o naging endangered yung bilang ng mga animals and plants sa ating bansa or sa buong mundo. Wow. Galing galing. Tapos sa dyan, hindi mo nang alam yun. Pumapasok lang yun. Grabe, yun lang ang alam yun. Akala nyo, wala akong alam. Naku, may mga alam din ako, no? Ano? Sige nga, sige nga. Katulad yung mga government agencies na nangangalaga sa ating kapaligiran.
Oh, ano naman? Katulad ng PAUB or Protected Areas Wildlife Bureau. Ano yung ginagawa ng PAUB? Ito yung isang agency na kung saan isinisisi nila sa mga forest destruction, yung mga pagbaba ng population ng wildlife, yung pagkaubos ng animal, well, dyan. Tapos, ayun lang alam mo ba dyan? Hindi, meron pa. Sige na. At may offline sa Gitgubat. Ito yung ipinapatupad upang isalba at protektahan yung mga lumang natitirang kagubatan sa Pilipinas. Saka ito yung parang tree planting, kumbaga. Ah, reforestation! Yeah, yun ba yun? Mm-hmm. Meron pa yung lipa, saka yung kagubatang pampamayanan. Yun din yung, ang layo nila, yung arestuhin yung mga tao na naninira ng mga kagubatan. Ang mga mapanirang tao talaga, eh. Oo. Tayo din minsan kasi may dahilan kung bakit nanireset sila or nag-endanger. Saka hindi pala yung alternatibong pamamaraan sa kainin or farming. Oo, kainin. Di ba na puso sa probinsya? Lagi na lang? Puro na lang kainin? Oo, oh, akala niyo wala ka lang. Oo nga po, nakala ko. Alam ko, sobrang dami kong natutunan sa mga sinabi natin. Oo nga, dami lang sa emote ko. Saan na tayo napunta? Ay, wait! May papanata lang ko yung video. Ano yan, scandal? Teka, may scandal! Hindi naman! Ay, hulaan ko. About yun sa pinag-usapan natin. Ay, tama. Buti ko ito talaga. Sa animals? Oo. Sigiling yun, excited na. Hayaan ba nating tuluyang maubos ang mga natatanging halaman at hayop na ito na nika ng Diyos? O sisimulan na natin kumilos upang mapanitili o madagdagan ang populasyon nila para sa darating na panahon ay masaksihan o masilayan pa sila ng susunod na henerasyon sa mundo?
ko upang ihulat at ipakita sa inyo ang iba't ibang isyong pangkapaligiran. Kami sina Angeline, Ngayon naman, nandito si Angeline at si Judy upang ihulat sa inyo at pabigay sila ng kaalaman tungkol sa polusyon sa hangin at tubig. Ganda na eh. Ba't din naman Narito ngayon si Angeline at si Judy upang iulat sa inyo at mabigay sila ng impormasyon tungkol sa polusyon sa hangin at tubig. Judy, ano ginagawa mo? Bakit sumunod ng basura dyan? Naglilinis, di mo ba nakikita? Alam mo bang nakakasama yun sa kapaligayan natin? Weh, mga pauso mo naman. Hindi ka nga dito. Alam mo ba, ayon sa World Health Organization, noong 1993, kasama ang Metro Manila sa 20 na lungsod na may pinakamalalang suliran dito sa pollution sa hangin. Alam mo ba yun? Ano pa lang sasabi mo? Totoo yun! Ito pa! Meron tinatayang 3.2 na sasakyan dito sa Metro Manila na gumagamit ang sisay. Ay, na, wala na. Ngayon. Yan, tapos na tayo kumain. Weh. O, saan ka pupunta? Tapos dito. At bakla, hahawa kami yung kamay ko. Pangalan ko kasama yun. Uy, binoto nyo na ba yung Daniel ko? Oo naman! Ang guwapo-guwapo ka yan! Yung katawan, hapin! Uy, tama! Uy, naboto nyo na ba yung Daniel ko? Oo naman! Very good! Eh, ang guwapo-guwapo ka yan! Tama! Shit, yung katawan, hapin! Siguro dahil sa greenhouse effect. Ano ba yun? Ano ba yung greenhouse effect? Ay, hindi na yung greenhouse effect. Nakakalat na kalat na kaya yun na yun. Talaga? Saan? Yung greenhouse effect kasi yun yung pagpasok ng init ng araw dito sa Earth. Tapos, hindi na siya nakakalabas dahil na rin sa mga pollution rather. Ulit. Sige. Rather. Julie, marap ka! Susunod pa kay kita. Ano? Ano? Marap ka sa camera. Lakasan yung boses, ha? Masaya na kayo.